ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Papayapang araw ng Miyerkules sa ikalawang linggo ng Kwaresma, dakilain natin ang Panginoong Hesus na ating huwaran sa pagiging servant leader. Inalangin natin lahat ng ating mga pinuno, mapasimbahan man, pamahalaan, mga institusyon, at iba pa. Naglayinawa nila ang katangian ng isang servant leader na wagas ang ginagawang paglilingkod. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita. Nang umakyat si Jesus sa Jerusalem, isinama niya ang 12 at habang nasa daan ay sinabi niya sa kanila, "Papunta na tayo sa Jerusalem. Doon ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at mga guro ng batas na maghahatol sa kanyang kamatayan. Kaya ibibigay nila siya sa mga pagano para pagtawanan, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit babangon siya sa ikatlong araw." Lumapit noon kay Jesus ang ina nina Jaime at Juan kasama ang dalawa niyang anak at lumuhod sa harap niya para makiusap. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" "Narito ang dalawa kong anak. Iutos mong maupo ang isa sa iyong kanan at ang isa naman sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." "Hindi niyo alam ang inyong hinihingi. Maiinom niyo ba ang kalis na iinumin ko?" "Kaya namin." "Totoong iinom din kayo sa aking kalis, ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Para yon sa mga hinirang ng Ama." Nang marinig ito ng 10, nagalit sila sa magkapatid. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, "Alam nyo na sinusupil ng mga nagahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Hindi ganito sa inyo. Ang may gustong maging dakila, siya ang maging lingkod nyo. Ang may gustong mauna sa inyo, siya ang maging alipin nyo. Gayon din naman, dumating ang anak ng tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami." "Kapag umuwi ako sa amin para bisitahin ng aking nanay na 86 years old, nalalaman ko sa aming pag-uusap ang kanyang mga hangarin pa sa buhay. Nasabi ng nanay ko na kahit may edad na siya, patuloy pa din ang kanyang pagdarasal na hari nawa pahabain pa ng Diyos ang kanyang buhay. Ang sabi ko naman, pinagpala na si nanay dahil sa edad na 86, siya'y nakapaglalaba, nakapagluluto, naglilinis ng bahay at iba pa magawain sa bahay. Sabi niya, kaya gusto niyang humaba ang buhay ay dahil gusto pa niyang matiyak at makita kung paanong kami mga anak at mga apo niya ay nabubuhay. Marahil ganito rin sa lobin ng isang ina ang ipinahiwatig at narinig natin sa mabuting balita. Ipinakiusap ng ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo sa Panginoong Jesus na kung maaari maupo ang kanyang mga anak sa kanyang tabi, isa sa kanan, isa sa kaliwa, sa kanyang kaharian. Pero ang bagay na ito ay tanging Diyos Ama lamang ang nakababatid. Kung kanino nga ba nakahanda ang kanan at kaliwang pwesto na Jesus?" Mga kapanalig, ang simbahan at mga namumuno dito sa panguna ng Santo Papa ay nagtuturo at nagbibigay gabay kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Manatili nawa tayong bukas sa mga turo at gabay ng ating mga lingkod na mga pari upang magabayan tayo patungo sa langit na ating pinapangarap. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang
walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.